Magandang gabi po sa iyo, Kamisteryo. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Rio. Nasa 9 o 10 anyos pa lamang ng mga pagkakataon na iyon. Sa mga makaka-relate sa kwento ko, comment nyo na lamang po kung alam nyo kung ano yung ginawa ng lolo ko. Ano nga ba itong sinasabi kong katapangan na ginawa niya? Tara, at umpisahan na natin ang kwento ko. Bata pa lamang ako, ay malapit na ako kay Lolo Jose. Di niya tunay na pangalan. Nag-iisa po pala akong anak, Kamisteryo. Lo, kumain na po ba kayo? Tara po, sabayan niyo na po ako. Sila nanay at tatay po kasi aalis at check up po ni nanay sa bayan. Ay, apo. Sige na, kumain ka lang dyan. Di pa naman ako gutom gawa ng naparami ata ang aking inalmusal. Palamang sila nanay mo ay busog pa din dahil sabay-sabay kami na kumain kanina pagdating ko. Ganun po ba, lo? O sige po. Huwag po kayo alis, ha? Siyempre naman, apo. Kaya nga ako pinapunta ni nanay mo dito. Diba? Para ipakisuyo na bantayan kahabang wala sila. O siya, sige na, kain na. Mga bandang alas 4 ng hapon na nang makauwi sila nanay. At awang-awa ako kay nanay dahil batid ko sa wangis nito na hapong-hapo ito. At tila ba ay babagsak na sa kanyang karamdaman. O anak, dali dito at umupo ka na. Tiyak kong pagod na pagod ka sa lakad ninyo. Anong sabi sa konsultasyon sa'yo? Hinang-hina na ang pakaramdam ko, tay. Ang sabi ng doktor ay pneumonia daw ho. Na kung hindi maaagapan ay huwag naman sana, pero maaaring maging TB. Kayaan mo, anak, at may awa ang Diyos. Malalagpasan mo rin yan. Marahil gawa ng sa buong maghapon na gawain dito sa bayay, natutuyuan ka ng pawis. Sasabayan ng pagkatapos ay bibirahan mo pa ng paligo ng walang paypay nga. Isa din nga daw po yan, tay, sa marahil na naging rason, sabi ng doktor. Nako, tay, malagpasan ko lang ito ay talagang aalagaan ko ng aking katawan. Mas malaking gastos pala kung isang tabi mo ang sarili mo, ano? Ay talagang ganun, mahal. Kaya nga, ang lagi kong payo sa'yo ay maghinay-hinay dito sa bahay. Dadalawa pa lang naman kayo ni Rio dito. Malaki naman ang anak mo. Di na pabigat yan. At lalong wag mong ugaliin matuyon ng pawi sa likod. Sabay, bibirahan mo ng ligo. Di ka pa naman mahilig maligo ng may bantong mainit na tubig. Wala kang pake kahit napakalamig ng tubig. At saka nga po pala, itay. Baka may kakilala po kayo na albularyo? Ha? Huh? Bakit naman? Ito po kasing si Ginay, inaaswang ho. Mag-uumpisa ho yan mga bandang alauna at lulubayan lang kami. Mga bandang alas 4 o alas 5. Basta ho magbubukang liwayway na eh. Dun pa lamang ho mawawala ang kakaibang huni at mga kaluskos dyan sa silong. Noong una ho ay talagang hindi ako naniniwala sa mga haka-haka na may aswang. Pero ngayon, ako na ang magpapatotoo na mayroon pala talaga. Ganun ba, Jun? Teka. Anak, Gina, pumasok ka na muna kaya sa kwarto ninyo, anak. Ako ang nahihirapan sa itsura mo dyan. At nang makapahinga ka ng maayos, makaunat-unat ka at ihiga mo na yan. Apo, Rio, tuwangin mo muna nga ang nanay mo
papuntang kwarto. Nang mga oras na iyon, Kamisteryo, ay siyempre, hindi ko na narinig pa ang mga sumunod na pinag-usapan ni na lolo at tatay. Hindi na rin ako nagulat pa sa mga narinig ko na winika ng tatay kay lolo nang mga sandaling iyon, Kamisteryo. Gawa ng miski naman ako ay mulat na mulat ang mata at bukas na bukas ang tenga sa tuwing mag-uumpisa na magkaroon ng mga kakaibang huni at kaluskos sa paligid ng ilalim ng aming silong. Sino ba naman kasi ang hindi magigising nun? Sasabayan pa ng mga paimpit na pagtangis ni nanay na tila'y may matinding dinaramdam na sakit sa kanyang kaloob-looban. Sakit. Kahit ako ay naaawa kay nanay sa tuwing nakikita ko ito na tila namimilipit sa sakit. Minsan sa ulo ito nakahawak, minsan sa dibdib o sa tiyan. Mga sakit na hindi ko maisip kung bakit naman biglang mararamdaman niya sa saktong oras na may kumakaluskos. Hanggang sa napatid ko na lamang ito kay tatay nang sabihin sa akin ito na huwag maingay at may aswang umano sa silong namin. Nang unang beses ko itong narinig, sa totoo lang po Kamisteryo ay para akong matatay ng wala sa oras dahil sa takot. Pero naglaon kada sa sapit ang madaling araw at mangyayari yun ay mas nangingibabaw na ang awa ko kay nanay kesa sa takot. At mas nangingibabaw na rin ang galit ko sa halimaw na nasa silong namin. Pasalamat na lamang din siguro kami na mas mahaba ang umaga kaysa gabi ng mga panahon na iyon. Ibig kong sabihin ay mas maikli ang dilim kaysa liwanag ng mga panahon na iyon. Gawa ng buwan ng Abril ito nangyari. Panahon ng summer dito sa Pilipinas. Nang mga panahon kasi na iyon, Kamisteryo, ay hindi namin matiyempohan si lolo. Gawa ng lumuluwas kasi ito pa Maynila para magkalakal ng mga newly harvest na gulay. Hawak naman ni lolo ang oras niya dahil sa pamilya naman namin ang inaning gulay at pagmamay-ari rin naman namin yung truck. Mahigit isang buwan din na halos naranasan namin ng paulit-ulit na pagdalaw ng aswang doon sa silong namin. Nagsasaboy man si tatay ng asin kung ano-ano pang mga pangontra ko no sa aswang sa ilalim ng silong namin ay tila wala namang nagagawa ang mga iyon sa aswang. Nandoon na naglagay na kami ng mga pangontra na nabili ni tatay sa unang albularyo na napuntahan niya. Pero peke ata ang mga iyon at wala namang nagbago. Malaya pa rin na nakakadalaw ang halimaw sa aming silong na tila ba nang aasar pang huni nito na siguro kung ikukumpara mo sa tao ay humahagikit pa ito sa ilalim ng silong. Kaya naman, laking pasasalamat ko Kamisteryo na dumating na sa tagpo na nakausap na ni tatay si Lolo Jose patungkol sa nangyaring pagdalaw ng aswang kay nanay lingid sa kaalaman namin ni tatay. Ito pa lang si Lolo ay may itinatagong kaalaman sa mga ganitong bagay-bagay. Huwag kang mag-alala. Mag-aalas 5 ay medya ng hapon nang makabalik si Lolo sa bahay. May mga bit-bit ito na ay, hindi ko tiyak kung ano-ano. Kailangan kong gawin. At muli silang nag-usap ni tatay. Basta, sundin mo lang lahat ng mga sasalita. Nang gabing iyon ay kasama namin na nagpalipas ng gabi si Lolo upang pakiramdaman niya umano ang uri ng aswang na dumadalaw. Pero
naglalagay na siya ng pangontra sa damit ni nanay at tagabulag at pangtago ng amoy sa mga kagamitan na daladala niya sa bahay. Maaari daw kasi na makahalata yung aswang kung maaamoy nito ang mga pangontra. At bukod pa dyan ay nag-orasyon pa si Lolo sa isang pinaghubaran na damit ni nanay. At itong pinaghubaran na damit na ito ni nanay ay ibinili ni Lolo na sa buong maghapon daw ay gamitin itong pamunas ng pawis ni nanay. Inorasyonan daw umano ni Lolo yung damit na yun ni nanay para mas maging mabango raw ito sa pang-amoy nung aswang. At tiyak na babalik ito sa susunod na gabi kung saan isasagawa na ni Lolo ang huling parte ng plano niya. Nako! Ising-ising na to sa akin, Jun. Sisiw na sisiw. Ngayong alam ko na kung ano ang katangian mayroon ng bisita ninyo. Makikita mo, kukuhanan pa kita ng souvenir na pwede rin natin gawing pangontra. Muling umalis si Lolo. Ngunit ang tinutumbok nito na lugar ay patungo doon sa masukal na parte na tila magubat at wala masyadong tao ang pumupunta. Matapos nga ang hapunan at makapagpababa ng kinain ay umasok na kami sa loob ng kwarto at maya-maya pa nga ay nagpatay na ng ilaw ang tatay. Nagsimula na rin kaming magpahinga upang magkalakas para sa maaaring maganap na tunggalian mamaya. Ay na yung hinayupak. Manda hanggang sa makikita mo. Ay hala, umaga na. Hala, ano nangyari kay Lolo? Nagulat ako ka Misteryo na umaga na pala. Kaya agad-agad akong nagtungo sa sala nang makita ko na wala na pala akong kasama sa kwarto. At doon nga, naabutan ko na masayang nagkukwentuhan sina Lolo, tatay at pati na rin si nanay na mababanaagan mo na ang kakaibang aura at sigla sa mukha at pisikal na itsura nito. Nasaksak ko, nakatakas, pero hindi na magtatagal yun. Naupo ako at nagumpisang makinig sa salaysay ni Lolo. Bakit parang wala naman kaming narinig? Maging si tatay pala eh, tila napasarap rin daw ang tulog ng buong magdamag at walang naging parte sa mga naganap. At gayon din si nanay na sa unang pagkakataon ay tila nalasap daw muli niya ang mahimbing na pagkakatulog na walang anumang naging istorbong pananakit ng katawan sa buong magdamag. Po ako, tay. Napakahimbing po ng naging tulog ko. Nang magdilim na nga ang buong paligid, ay nag-umpisa na ako na magtanggal ng aking saplot at magpahid ng isang espesyal na langis. Nang sa gayon ay magmukha akong kaisa sa aking dadakipin na halimaw. Magkita man kami nito ay tiyak na hindi ako paghihinalaan at malamang sa malamang ay pag-isipan pa ako nito na isa akong kakumpetensya. Ay na yung hinayupak. Umanda ka. Makikita mo. Ang bango pa nga, ano? Ano na ba ang lagay? Oo. Teka. Sino ka? Bakit ka nakikipwesto dito? Ako ang nauna sa babae ito. Nakikiamoy lang naman ako. At wala akong balak na makihati sa'yo. Sa bagay, hindi kita masisisi dahil sa halimuyak na nagpumula sa babae may sakit. Simula pa lamang nung nakaraang gabi nang mag-umpisang mas naging mahalimuyak ang samyo ng katawan ng babae may sakit na tila ba ay mas mapapaaga pa nga ata ang pagpanaw nito. Marahil sa natutunan kong orasyon na iniihip ko sa hangin noong makalawa. Kaya malamang ay
talagang bumibigay na ang pangangatawan ng babae. Bango-bango! Ang bango-bango! Oh! Talaga ba? Kaya pala mas nagiging grabe ang sakit niya. Dahil pala may inilagay kang bulong. Kaya huwag kang magtatangkang mang agaw dahil di mo alam ang kaya kong gawin. Nang biglang itinarak umano ni Lolo Jose sa liig ng halimaw ang dala-dala nitong punyal. Ah, ganon? Hinayo pa? Isang tansong punyal na marami na rin umano ang napaslang na mga kaparehong nilalang ng kadiliman. At agad-agad din umano na isinausaw ni Lolo ang kabilang kamay nito sa daladala nitong abo. Hinila ang nakalawit na dila ng aswang at pinutol. Oh, panibagong trophy! Nang biglang gumapang na mabilis ang halimaw palabas ng silong at mabilis na nawala na ito. Bagi ito! Parang tao lang din ang mga halimaw na to. Pagbagi ito pa at kabataan ay masyado ring mapupusok eh. At bara-bara lang din kung bumira. Hindi marunong mag-ingat. Malamang sa malamang may mapagpipiestahan sa kung saan nabuti ng kamatayan itong bagitong ito. Sasabihin na naman ng mga tao, salvage! O kaya naman ay may mamamatay tao. Marami pang napagkwentuhan sina Lolo, Tatay at Nanay. Pero para sa akin ng mga oras na yon, ay ang mahalaga, ligtas na si Nanay. At banaag na sa mukha niya ang sigla. Kung nahuli lang pala ang aksyon ni Lolo sa paglagay ng pangontra kay Nanay, malamang tumalab na pala kay Nanay ang ibinulong ng aswang na pampalubha ng sakit. Para sa akin kamisteryo, nakakatawa na nakaka-amaze yung narinig ko kay Lolo na nangyari sa ilalim ng silong ng bahay namin. Nakauwi na din pala si Lolo matapos niyang gawan ng sisidlan yung lengwa ng aswang. Sound tasty pero yucky. Mga ilang buwan pa ulit bago nakabalik si Lolo sa bahay. Pero nabanggit nito na mga ilang araw umano matapos ang engkwentro niya sa aswang sa silong namin ay nung magdadala siya umano ng abono o fertilizer sa pananim sa uma o sa bundok, may nasaksihan umano siya sa kabilang baryo na may mga pulis umano sa isang boarding house dito. Nadiskubre na lamang di umano ng landlady yung isang binata niyang tenant na wala ng buhay sa sarili nitong silid. Ang sabi ng mga pulis na tumingin dito ay malamang mga ilang araw na umanong patay ang binata at nasa decomposition stage na ito, hubot-hubad at mukhang tinatay umano ito. May saksak sa liig at nawawala ang dila. So yung mga interesado ko at solid kamisteryo na gustong matawag na kamisterific Maharligans, pakisuyo lamang po na tignan niyo po yung ating mga perks dito sa ating channel. At kapag nagustuhan niyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na kamisterific Maharligans. Dako naman po tayo sa ating shoutout, promotion at announcement session. Shoutout po sa ating magigiting na VIP members o yung mga tinatawag kong Kamisterific Maharligans.
At shoutout na din po sa ating first 20 lucky commenters for shoutout or promotion na sina. First 20 comments na lamang po ang aking i-acknowledge for shoutout and promotion. At di nakatulad noon na halos inaabot ng 100 tao ang nasa-shoutout. Nauuwi lamang po kasi minsan sa shoutout ang video. Ang nangyayari mas mahaba pa yung shoutout session kesa sa ating story o animation. At ganun pa rin po ang rule. Pakisuyong sa pinaka-updated na video or upload po tayo mag-comment for shoutout or promotion. Doon po sa nakapin na comment sa ating comment section. Napakadali lamang pong makita niyan. Open nyo lamang po ang comment section ng pinakabagong upload na story at nasa pinakaunahan po ninyo makikita yung pinned comment. Ang mga pa-shoutout na nasa pinned comment ng lumang uploads at mga pa-shoutout na wala sa pinned comment ng pinakabagong upload na video ay hindi po natin i-acknowledge. Mahirap po ang maghagilap ng mga pa-shoutout na nagkalat sa napakarami nating mga videos. Kaya mas napakadali po kung ang lahat ng pa-shoutout at promote para sa kada susunod na upload ay nasa iisang lugar lamang at sama-sama. No hassle naman po siguro kung susunod po tayo sa ating protocol for shoutout at promotion. Maraming salamat po sa pag-unawa, aking mga kamisteryos. At hanggang sa susunod na mga kwento.